Good day, Buleros! Welcome sa panibagong video. Pag-usapan natin ang mga players ng Gilas at kung sino ang players na pwedeng ipasok sa pool para sa darating na FIBA World Cup 2019. Pero bago nga yan, please like and subscribe to our channel para sa mga news and updates tulad nito. This June ay magsisimula ng mag-insayo ang team ng Pilipinas para sa darating na FIBA World Cup, kung saan makakalaban natin ang Serbia, Italy at Angola. Malalakas nga ang mga team na ito, lalo na ang Serbia na loaded with NBA players. Ang Italy naman ay pinangungunahan ni Gallinari at Bellinelli. Ang PBA nga ay committed to support our national team, sacrificing the schedule of players para na rin sa kapakanan ng national team. At bilang paghahanda ng Gilas, ay sasali nga ito sa mini tournament sa Spain kung saan makakalaban nila ang Ivory Coast, Congo at syempre ang Spain national team. Base nga sa mga balita, chemistry is important para kay Coach Sheng. SVP also stated, mga Buleros, that Coach wants to keep his core players. Si Blatch ay darating first week of July para sumali na rin sa ensayo. Pero hindi naman daw ito magiging issue dahil kakilala na ni Blatch ang mga kasama niya sa team. Kung updated naman kayo sa mga balita, malamang alam nyo na na malabong makasali si Jordan Clarkson sa lineup ng Gilas dahil hindi na magbabago ang desisyon ng FIBA. Kaya nag-iisip na itong coaching staff ng Gilas para mas gawing competitive ang lineup kahit wala si Jordan Clarkson. Bago natin pag-usapan ng mga players na pwedeng kunin ni Coach Sheng, ito muna ang roster ng Gilas sa nakaraang FIBA Asian Qualifiers na malamang ay nasa pool pa rin ni Coach Sheng Yao. Sa guards, we have Jason Castro, Paul Lee, Mark Barroca, Marshall Lassiter, R.R. Pogoy. Sa wing naman, we have Gabe Norwood, Troy Rosario, at sa big men, we have Andre Blatch, Junmar Fajardo, Japheth Aguilar, and Poy Aram. Si Thirdy Ravenna ay mukhang di na makakasama at saka committed kasi siya sa Ateneo. Now, pag-usapan naman natin ang mga players na kinoconsider nila ngayon para sa team. Ayon nga sa mga balita, they have 4 to 6 players in mind. Sino-sino ang mga ito? Number 1, we have Ray Parks Jr. Parang di na nga ito rookie kung maglaro sa PBA. Nakikita naman natin ang kaya niyang ibigay para sa team niya at mukhang ito nga ang best local player sa PBA ngayon. Pwede itong maglaro mula point guard hanggang small forward. At dahil wala nga si Jordan Clarkson, mukhang malaki nga talaga ang pag-asa ni Parks na makasali sa national team. Almasan or Sangalan, balik Gilas nga ang mga ito. Unang plano nga ng Gilas is to match up sa height. Si Jokic at Marjanovic lang naman ang makakatapat natin. Kaya malamang siguro naisip na rin nila na ipasok ulit ito si Almasan or si Sangalan just to match up with the height ng ibang kalaban natin. Matthew Wright, na-stab nga ito last time sa Asian Qualifiers at si Thirdy Ravenna ang nakapasok sa isang spot ng Gilas. Handa naman daw si Matthew sakaling ipasok siya ulit at wala daw siyang sama ng loob at handa daw siyang maglaro anytime para sa national team. Ito pa ang final 2 na kinoconsider nila, Remy Martin. Pwede nga itong maglaro sa Gilas as a local player dahil nakakuha nga ito ng passport before the age of 16. Kaya walang kaproblema-problema sakaling isali ito sa national team. And lastly, we have AJ Edu. Bata, athletic, may depensa. Siguro nga panahon na rin ito para sa team na i-practice ang pagsabak sa junior players sa senior team kagaya ng ginagawa ng ibang bansa sa FIBA. Sa ngayon, mas okay nga ito si AJ Edu dahil sa exposure niya sa college basketball sa US. Alam ko marami rin ang gusto na si Kai Soto ay ipasok pero mas ready nga ito si AJ Edu to play for the senior national team. Big factor ang magiging performance niya sa Under-19 FIBA World Cup and ipapayagan niya ito makasali kahit naglaro na sa Under-19 team. Sa akin lang, mas okay if pumasok nga ito si Parks at Remy Martin para mas maging competitive tayo. No offense sa tatanggalin mga players, pero kailangan eh. At least yung goal natin is to get the highest rank among Asian countries para ma-qualify tayo sa Olympics. So ano sa tingin nyo mga Buleros? Sino kayang makakapasok at sinong tatanggalin? Comment lang yan down below. Thank you for watching. This is Mang Bulero. Peace out.